Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Thank you.
Makakasama namin kayo sa inyong araw-araw na hashtag morning habit na mapapanood through our TV cable broadcast sa Royal Cable TV 6. Yes, tama ka, Mamshi Tess. Dahil makakasama rin tayo ng ating mga kamamshi sa ating mga online platform! Lagunang Moms dahil live na live tayo ngayon sa ating Royal Cable TV6 at Laguna Moms Facebook page! Kaya, Mamshi, you are excited na bang makipagkulitan, makipagkwentuhan sa ating mga Mamshi? Super excited na, Mamshi Tess! Kaya huwag na nating patagalin pa ang ating Mamshi guest ngayong araw! Ipapakilala mo na siya! Ang ating unang Mamshi guest ngayong araw ay mula sa bayan ng Santa Cruz, Laguna, na isang Zumbanatics. Kaya ang kanyang edad ay hindi halata. Ipakilala na siya! Play video! Mamshi guest for today. Please welcome ang Zumbanatic Fantastic ng Santa Cruz, Laguna, Mamshi Marineth Tachiyama! Laguna Moms, la la la, Laguna Moms, Laguna Moms, la la la, Laguna Moms, Laguna Moms, tara na at pumutok na tayo. Welcome sa aming programa, Mamshi Marineth. Bati ka muna sa ating manonood. Hello lahat sa inyong lahat. Welcome sa Laguna Moms. Yan. Thank you. Pag-usapan muna natin ngayon, Mamshi Marineth, yung buhay mo noong ikaw ay dalaga pa. Pwede bang magkwento po kayo ng alatso? Yon, noong dalaga ako sa school, mahilig talaga ako sumayaw. Dancer ako ng high school. Tapos nung nag-college, nag-dancer din ako kaso napatigil nga ako kasi medyo na-bored ako sa pag-aaral. Kaya, ayun, tumigil. Natigil yung pagsayo ko. Tapos, nainganyo ako nung pinsan ko na mag-Japan. Napasama ako, nag-practice. Sabi ko, sige, gusto ko rin naman ng sayo-sayo. Ayun, yun ang aking buhay. Dalaga yung pagkadalaga mo, nag-Japan ka na mga 17 ako nag-start mag-practice, 18 ako napunta ng Japan. Tapos pagsasayaw yung ano niya? Dancer ka. Dancer kayo niya. Sinauuso nung mga panahon na yun, yung mga Japan. Oh, 1990. Oh, yes, 90s, no? So, yung bang yung pagiging dancer mo, nung ikaw ay dalaga pa, so nasa Japan ka, o FW ka, yun ba ay naging, syempre, kaya ka naman nagpunta doon para maghanap buhay. Ano ba yung naging source of income talaga? Oo, kasi nag-Saudi ang tatay ko. Mm-hmm. Tapos parang naloko sila nung kanila employer. Mm-hmm.
napauwi sila kasi hindi pinasweldo ng isang taon, napauwi. So, medyo na-down yung pamilya ko. Kaya nag-aaral ako noon, naisip ko parang kailangan ko ng tumigil. Kaya parang na-board ako sa pag-aaral. Nag-isip ako kung paano ako makakatulong sa nanay at tatay family, ko. Panganay po ba kayo? Yes, panganay. Panganay. Wow. Ganun talagang responsibility minsan ng panganay, no? Sobrang mabigat sa kanya kasi nakita niya yung father niya eh, down. Diba? Nakita, tapos at the age of 18. Tapos naisip niya na talagang pumunta ng ibang bansa, 'di ba? Yes, pero yung buhay mo doon, yung pagkadalaga mo, syempre 'di ba, wala ka pang alam noon. Wala. Wala, pero kasi may mga pinsan ako na nandoon doon din. So iba yung lugar na pinuntahan ko, pero dinadalo nila ako every time na ano sila off, yung off day nila. Pinupuntahan ako doon sa lugar ko para kamustahin, dalan ako ng jacket kasi maginaw. Pinapakain nila ako. Kumbaga kahit 18 years old ako, nandun yung mga ate, mga pinsan. So, hindi ka naman na homesick? Hindi ako na homesick sa paraan na meron ako doon. Ano, pero na homesick ako kasi malayo ako sa pamilya ko. Saka syempre bata ka pa nun, di ba? Wala talaga akong alam noon. As in, wala. Good thing talaga yung meron ka mga kamag-anak. Kasi kung minsan, di ba, ang pinaka, anong tawag dito, pag ganyang age, nag-i-enjoy pa yan eh. Sa pagkadalaga eh. Tapos nag-work ka, tapos sa ibang bansa pa. Alam mo yung pressure, yung you have to adjust kung yung kultura ng bansang yun, yes. No? Especially yung hirap. Ni Hongo. Language. Ni Hongo, no, Mamshi? Pinaglalaroan ako ng mga ano, syempre. Mga veterana. Ng mga veteranang nando. Syempre, hindi ka marunong mag-ni Hongo. Pero cute-cute kasi noon, kasi 18 ka lang noon eh. At saka kabataan. Kitang-kitang kagandahan. Bunso ako noon eh, sa ano namin, sa grupo namin ako, bunso. Kaya laruan nila ako noon. Ano naman yung ano, hirap mo doon? Yung hirap ko doon, syempre yung yun nga yung language, tapos syempre yung pagkain, hindi ako sanay kumain ng mga pagkain. Hilaw, ganyan. Sashimi, no, Mamshi. Pero ngayon favorite ko na yung mga ganun. Dati so na-adapt mo na rin. Na-adapt ko na. Yung dati kong hindi kinakain, yung favorite ko na. Ano pa ba yung hirap? Wala, yun lang naman. Kasi na-enjoy ko naman yung buhay ko nung nandun ako sa Japan. Tsaka kasi gusto mo yung ginagawa. Gusto ko yung ginagawa. Saka, kasi nagsasayaw pasyal-pasyal, di ba, Mamshi? Yes, yung mga pasyal, yun ang gusto ko dun. So, Mamshi naman, ano naman yung unforgettable moments mo nung pagkadalaga? Nung pagkadalaga ko, unforgettable moment ko, siguro nung before ako umalis kasi, November ako umalis. Before ako umalis, pinagparty ako ng nanay at tatay ko na, yung alam mo yung kahit alam ko na gipit, pinagbigyan nila ako doon sa gusto ko paraan. Na kahit hindi bonggang party, pero binigay nila sa akin yung 18 birthday party ko. Yun ang forgettable sa akin yun, syempre. Kasi bilang magulang, di ba? Kahit alam kong, alam ko na yung kapos tapos sila, pero ginawa nila ng paraan, di ba? Kahit simple, pero nairaos namin. Yes, correct. Yun yung nakakatouch eh. Kasi, ano yun eh, forever mong dadalhin sa puso at isipan yung memories na yun. Kasi yung mga kabatch ko, nagpa-party, nakikita ko syempre. Kasi ano yun, boom yun dati eh, yung mga kotilyon, di ba, Mamshi? Ako, simple lang, pero nairaos. Ako, hindi ko yan dinanas, kaya hindi ko alam. Joke. nadanas natin. Nadanas ko yan, kaso lang, hindi pa rin kami masyadong ano nun eh. So, syempre, may mga may mga beshi akong ano. Sila yung nag-effort. Sila yung nagpa-party sa akin. So, nung nagkaroon naman ako, syempre, payback naman tayo doon. Ganun naman ang buhay. And that's good na-experience. Sa totoo lang talaga, personally, masarap eh, pag na-experience mo. Pag may nagkukwento ng ganyan, isip ko, wow, sana ako, ganun. Sana all. Sana all. Mapapasana all ka na lang, Mamshi, no? Mapapasana all ka na lang. But good thing talaga, dapat talaga sa ating mga kababaihan, may mga ganun eh, 18 years old, na, di ba? Yung steps of life na sinicelebrate talaga. Kasi talagang nung panahon natin, pag 18, kailangan parang pag wala kang gano'n, parang Parang kulang ka. Kulang, di ba? Kulang yung pagkatao mo. Uso kasi. No? Kasi mga kabatch ko, nagpukotilyon. Ako kahit walang kotilyon, okay lang. At least naraos naman, di ba? Yun yung memory talaga din. No? So, ano naman yung mga kinahiligan mo, Mamshi, nung ikaw ay dalaga pa?
Yun nga, pagsasayaw. Mm-mm. Tapos pagluluto. Pagluluto, oo. Oh, oh, yung pagluluto. Anong yan. Ano best recipe mo, Ma'am Shi? Ngayon o noon? Ngayon, dalaga, noon dalaga ano, dalaga mo. Ako? Ano, menudo tsaka adobo. Oh. Typical Filipino talagang dish. Pilipino dish. Oh, kasi diba? Yun na nakikita ko sa nanay ko. Laging niluluto araw-araw ng nanay. Saka yung recipe nun, napaka... Ang bilis. Madali, oo. Oh. Mas mabilis. Matutunan, di ba, Ma'am Shi? So, noong ikaw ay dalaga pa, Ma'am Shi, ano naman yung naging parang halimbawa lang, buhay mo in a way na, kasi syempre maaga kang nag-work, maaga kang nag-abroad. So, yung mga love life, may mga crushes ka ba? Dinanas mo ba yung nagkaka-crush ka na ganyan, na pag nagpapa-cute-cute ka, dinanas mo ba yun? Oo naman, nung high school. Ah, so dinanas din naman. Oo, maaga kasi ako nag-boyfriend. Sorry. Yeah! Oh, that's it. Maagang nag-boyfriend. Ilang taong ka nung mag-boyfriend? 16. 16? Oo, 16. Napakabata talaga, Ma'am Shi. Bata, oo. So, na-enjoy naman yun. So, na-enjoy okay. Ko, na-enjoy, kaso medyo ano, minsan patakas. Kasi ayaw na namin. Patago! Oo, patago. Kasi kung siya mga nanay, mga ayaw, tatay nung araw. So, no? Okay lang dumalaw sa bahay, siyempre pag minsan may kakain sa kasi, labas. Kasi diba, nung araw, study first talaga oo, eh. Mga conservative talaga. Kasi iba dati talaga yung ano. O, tas wala ang tatay ko noon, diba? Wala ang tatay ko sa amin, nasa Saudi nga. Tapos nanay ko lang ang nandun, tsaka lola ko. Okay lang dumalaw sa bahay, pero bawal lumabas. Kaya pag, alam mo, kakain ng mga ice cream house, yun, patakas. Patakas. Oh, pero masaya. Masaya. Yun ang ano eh, nang maaalala. Pag naaalala mo yun, magandang memories. Correct. Okay. At talaga naman, nakakatuwa ang ating kwentuhan. Ngunit, bibitinin muna namin kayo sa pagbabalik ng inyong programang... Ma'am Shi sa Saya! At Ma'am Shi sa Ganda! Ang Laguna Moms! As tumutok na tayo. Wow! Bros! Look at her! Wow! She's there, you go! Hi! Ni 얼굴이 생각이 나 거울을 바라보니 정말 못생겼네 못생겼어 널 가기엔 못생겼어 지켜줄게
Laguna Moms. At nagbabalik muli ang ating programa dito pa rin sa nag-iisa at walang kapantay na cable channel, ang Royal Cable TV 6. At kanina nga ay napag-usapan natin ang first love life ni Ma'am Marinette. Ngunit sabi mo pa nga po kanina sa BTR ay mahilig kang mag-zumba. Yes. Okay, mahilig siyang mag-zumba. Ma'am Shi, kanina nga nasabi nyo, mahilig kayong magsayaw. So, mahilig kayong mag-zumba naman ngayon. Oo. No? Kailan nag-start itong pagiging mahilig mo, kinahiligan mong pag-zumba? Ang pag-zumba, ano, 2010? 2010. Oh, kasi umuwi ako galing Japan. Yep. Mm-hmm. Na-stay ako ng Pilipinas, so walang masyadong libangan. Oo. Tapos sa munisipyo namin sa Santa Cruz, meron silang libreng ano, zumba. Pa-zumba. Oo, pa-zumba. Mm-hmm. Then yung kapatid ko, doon nagtatrabaho, sabi niya, Ate, li, kasama ka, magsusumba. Oh, join ka. Oo. Nag-join ka doon. Oo, nag-join ako. Doon ako nag-start. Nag-start 2010. Oo, 2010. Napakinabangan mo yung pagsasayaw mo doon. Tapos kumuha ko ng ano, retro certificate para makapag, ano din, 2012. Nakapagturo. Oo, para makapagturo. Ano yung, sorry ha, wala akong idea eh. Marami akong naanong ganyan, parang kumukuha ng mga certificates. Ano ba yan? Magti-training ka para maging Zumba instructor? Yung kami, retro coach, may training din kami, pero wala kaming monthly na binabayaran. Ano, katulad, hindi katulad ng mga Zumba instructor, sila monthly meron. Ah, so iba yun? Oo. Yung Zumba instructor at saka yung Zumba? Kaming mga retro coach, once lang kami nagbabayad. So, yung totoo, hindi kami allowed magturo. Allowed, pwede naman, pero wag sisingil ng mataas. Hindi katulad ng mga Zumba instructor kasi sila may monthly. Talagang may rate. So, anong level nung Zumba retro coach dun sa Zumba instructor? Sino mataas level dun? Sila, Zumba instructor. Sila o, kami parang ano, kahalili lang nila kami. Diba, pag wala sila. Diba, meron parang kaming, member. Oo, diba, session. Mm. At 1.5 hours yung session namin. Hindi pwedeng si Zumba instructor lang ang sasayaw kasi mahihirapan siya. So, siguro siya yung mga unang apat na music sa kanya. Tapos kami, mga tigtatatlo kami, tapos siya ulit. Okay, parang sa break time niya, para si Zumba siyang, coach ang nandun. Para meron siyang kahalili. Oo nga naman, pagod yun ah. Nakakapagod yun, mga mamshi. Super pagod. Kasi ako lang, guman yung ganun lang ako ng mga 5 minutes niya, hinihingal na ako. Oo. How much more yung ilang minuto, di ba? Nakakapagod. Tapos mapapansin natin dyan sa mga pagzuzumba kasi, yung mga mommy, mga daddy, na may mga edad na ha, nagzuzumba sila, di ba? Meron din. Kasi minsan, di ba, way nila ng exercise yan. Yung stress relief, gano'n, di ba? So may mga kilala nga akong mga, nakikita ako ng mga couples, parang nagiging ano nila eh, bonding nila meron, yung Zumba. Tsaka, hindi porking magaling ka, hindi ka marunong sumayo, hindi ka pwedeng mag-Zumba, pwede. Kasi gagalaw-galaw ka lang naman. Kahit saliwa yung paa namin. Actually, totoo yan. Sinabi mo yan sa akin. Kasi last time, nagkausap din kami. Sabi niya, kasi gusto ko mag-Zumba. So, ang ginagawa ko, nag-Zumba ako sa bahay mag-isa. May nag-i-invite sa akin na aking mga friends na mag-Zumba tayo, tara dun sa ganyan. Kaya lang kasi, sabi ko, hindi pa ako marunong sumayaw. Nahihiya pati ako pag may tumitingin sa akin. Yun, yung pa isang problema sa iba. Yun ang sinasabi nila. Oo, nahihiya. Pero nahihiya sa totoo ako. Lang, pag nandun ka na, pag kasi marami namang grupo. Yung nasa paligid mo, walang pakialam sa'yo kasi sila yung sa bagay ano, nga. Bakit nga diba, ma'am Shi, pag na grupo na yan, parang mapapaindak ka na rin kahit sa liwa na yung ano mo. Bakit yung ko nga ba iniisip yung mga iniisip nila? Ano? Oh, wow. Nandun ka para magsaya. Correct. Pag nandun ka, hindi ka napakikialaman nung kalapit mo. Oo, kanya-kanya na kayo ng step. Minsan kasi, meron... Kasi ano, nakatuto ka doon sa nasa harap. At saka kung titignan mo din naman kung minsan, masaliwa pa ang paanong katabi mo eh. Kasi sa iyo. Ma'am, she, sa pagsusumba, ilan yung nabawas na timbang mo? Ako? Anako, hindi ko alam. Pero ano, siguro mga... 5? 5 to 4 kilos. Pero kita naman din kasi, Ma'am Shi, na niya, no? maintain talaga. Oh. Diba? Worth it yung pagzuzumba. Meron nga silang sinasabi, diba yung Zumba Lamon? Zumba Lamon. Kasi after talaga na, totoo, Zumba Lamon. Zumba Lamon. Tawag nila. Kasi after mag-Zumba, nakakagutom talaga. Talaga na lumalamon naman talaga kayo. Kasi yung energy mo nawala eh. Diba? Yeah. Talagang pagkatapos namin mag-Zumba, kumakain kami. Kaya super Zumba Lamon. Zumba Lamon tawag nila. Diba? Naka-attend ako ng isang ganyan eh. Yung Zumba-Zumba kasama ng mga friends, ganyan. So nakita ko, after nga, may piniritong
itlog, may piniritong tuyo, tapos sinangag yung mga inoffer. Oh, so totoo. Sabi ko, paano na yung mga ipinawis, kakain ulit? Kasi katwiran. Oh, oh. Sarap na makumain. Nila bu- diba? Oh, katwiran kasi bukas sasayo naman ulit. Saka napagod. Oh, oh. Galing na lang ulit bukas. Kasi napagod, oh, bukas ulit. Oh, bukas ulit. Ah, naman, napagod so, nga naman. Bakit hindi pa kainin? Nagugutom. Totoo. Pero yung kapatid ko, di ba? Yung kapatid ko, siya yung Zumba instructor namin. Ang laki ng binawas niya. Kasi yung sa kanya, araw-araw as in, sa isang araw, dalawa, tatlong beses siya may session. As in, pumayat siya. At saka siguro may discipline talaga yun, ha? When it comes to intake. Hindi rin. Oo. Oo, feeling ko din naman kasi sa Zumba, di ba, Ma'am Shi? Kasi parang enjoy, nag-e-enjoy ka dyan eh. So, gagawin mo pa rin naman sa susunod na ano. So, hindi siya nagda-diet? Hindi. Zumba lang talaga. Zumba lang talaga. Kasi sana all. Ma'am, she's sexy naman ah. Sexy ka naman eh. Kasi kailangan ko mag-intermittent fasting para maging ganito ako. Oh. Alam mo yung sakripisyo ko na gustong-gusto kong lumamon pero pinipigilan ko yung sarili ko. Bakit Ma'am, she ano, nagustuhan mong pagsusumba? Ano, nag-enjoy ako kasi ano, marami ako nakilalang bagong kaibigan. Tapos dumadayo kami kung saan-saan lugar eh. Ayun yung maganda. Oo, nai-invite kami. Ano ba yung grupo namin? Nai-invite sa Kalamba, Batangas. Kasi magkakaroon ka ng circle of friends. Ang dami. Oo, lumawak. Yes, yes. Nakakasama namin si Wawi Di Guzman. Wow, ayun. Kaya pala nag-level up na. Kaya, oo. Kaya pala yung standard mo, Wawi Di Guzman na. Ito pala pogi. Pwede naman pala pogi. Kahit hindi na pangit. So parang naisip mo na, bakit hindi ko ito naisip no? Dapat ganito yung level ko eh. Boyfriend ko nga si Wawi Di Guzman, hindi niya alam. Oh, shout out kay Wawi. Shout out kay Wawi Di Guzman. Oh, sir, alam mo na. Sir, alam mo na. Pag-boyfriend daw kayo, hindi mo lang alam. Hindi niya alam, ako lang may alam. Ngayon, alam niya na. Ngayon, alam niya na. Kasi break na kami, alam niya na eh. Break na kayo, binrake mo na rin agad. Oh, alam niya na eh. Okay, so ngayon naman, tuturuan tayo niya ni Ma'am Shi Marinette ng kanyang trademark Zumba dance. Ayan, Ma'am Shi, mapapalaban tayo dyan. Kariran natin ito, kariran Ma'am Shi, yung mga sali-saliwa naming mga pwedeng, paa. Pwede yan, matututo ba kami niyan, Ma'am Shi? Pwede ba magtanggal nito? Pwede bang tanggalin ko muna yung heels ko? Oo, para makasayo. Oo, para ano, diba? Para mas bigay na bigay. Oo, yes. Tanggalin tayo niya para sa, tayo makasayo. Sa totoo lang, kinakabahan talaga ako dito. Talagang kinakabahan ako dito sa totoo lang. Okay, sige. Sige, tanggalin natin. Sige, para magsayaw tayo ng... Para bonggang-bongga, yeah, no, Ma'am Shi? Kasi yung mga ano namin, mga paa namin, sali-saliwa talaga. Kaya yan, carry yan. Lalo naman ako. Lalo naman ako, Diyos ko po. Ay, sige. Okay, Ma'am Shi. Gawin natin to. So, Ma'am Shi, doon ka sa gitna. Ayan. Ang sexy. Ang sexy. Sige, tuturuan ko muna kayo para ano, yung basic lang, no? First muna, yes, okay. Yes, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
momshi tips ng ating momshi guest na si Miss Marinette bilang very good momshi para sa kanyang mga anak sa pagbabalik yan ng ating programa Momshi sa Saya at Momshi sa Ganda ang Laguna Moms! Ating programang Laguna Moms dito pa rin sa Royal Cable TV6. At kanina nga ay nakita natin ang galing ng ating momshi Marinette sa kanyang pagsasayaw ng Zumba. At ngayon naman ay pag-usapan natin ang pagiging hashtag momshi life. Okay, momshi Marinette. Ako naman ang unang magtatanong. Kumusta ang iyong buhay, Momshi? Ako yung hands-on na nanay. Oo, kahit na may trabaho ng umaga, tanghali, ay umaga hanggang hapon ay gabi hanggang umaga, hands-on ako sa mga anak ko. Oo. Matanong ko lang, yun po bang inyong husband ay Filipino or Japanese? Tapos saan kayo nakatira? Sa Japan. Sa Japan lumaki ang mga bata. Doon lumaki mga anak ko. Oo, so hindi uso doon ang katulong. Hindi uso, ako ang katulong. Oo, hands-on talaga. Almighty si Momshi. Superwoman talaga. Yes, oo. Kumusta ang paglaki nila sa Japan? Sila
kalahati yung ano nila, na-adapt nilang ugali. Culture, oo. Yung culture nila. Pero mas parang mas lamang din yung ano nila, Filipino culture nila. Kasi mas lamang yung ako yung kasama nila, yes, at kausap nila. Tsaka nagbibigay lagi ng inputs yung nanay eh. Tapos yung circle of friends ko, puro Pilipina, Filipina din. Yung mga anak din nila, ganun din. Tapos dinadala mo sila doon. Japina. Oo, Japina, Japina. Yung tawagin natin. Oo. So, kumusta naman yung buhay ninyo noong nasa Japan with your husband? Ako. Siyempre, una, masaya, maligaya. Mm. Pero siyempre, may dadating sa buhay niyo yung ano, di ba, yung away. Yung ups and downs. Problema. Hanggang sa nagkahiwalay na nga kami. Mm. Ano yung mga hindi niyo pinagkasunduan? Kami ano ba? Babaero. Oh, hapon siya? Babaero siya? Yes. Hindi pa siya nakontento talaga sa Pilipinang katulad mong kaganda? Hindi. Kasi yung trabaho niya sa ano din, sa club. Ah, sa club din siya. So, napapaligiran ng mga babae. Sa puro babae kasi. Malapit, malapit sa, ano, malapit sa tukso. Sa tukso, oo. At siguro baka sanay sa Filipina din, no? Oo. So, iyon yung naging reason nyo na... Oo, pambababae niya. Naghiwalay kayo. Mga siguro, mga 10 taon ako nagtiis kasi para sa mga anak ko. Iniisip ko kasi... Ayaw mo maging broken family. Oo, tsaka sa akin din babalik yan kasi ako yung asawa. Yun yung nasa isip ko kasi yun yung itinanim nung bienan ko sa akin na dito ka lang sa bahay, huwag kang aalis, dito kayo. Uuwi at uuwi yan. Uuwi. Ano naman yung naranasan mo sa yung husband? Battered wife ako. Naranasan ko yung ano, yung napapanood natin sa pelikula na ano, yung nasa pinto yung lalaki nakahawak sa ganito na nagmamakaawang, huwag kang umalis. Ikaw. Ikaw yun. Dito ka na lang, huwag mo kaming iwanan. Naranasan ko yun. Bakit sino ba ang umayaw? Siya na rin? Or? Nung huli, ako na. O napagod ka na? Napagod na ako kasi ano siya, babalik, aalis, babalik, aalis. Pag gusto niya kaming uwian, uuwi siya. Tapos aalis na naman. Siyempre may naging impact yan, Ma'am Shi, di ba? Siyempre, tayo bilang mami, masakit yun eh. Tapos, makikita mo yung mga anak natin, di ba? Nag-suffer yun eh. Oo, nung una. Nung una ako yung ano eh, ako yung nakikita ko ng mga anak ko na iyak. Uuwi ako lasing. Kasi hindi ko kayang tanggapin yung nangyayari sa amin. Kasi hindi yun yung pinangarap kong buhay may pamilya. Tapos, hanggang sa na-realize ko na hindi ito yung katapusan. Okay lang, wala siya. Andiyan na mga anak ko. Doon ako nagsimulang bumangon. Nagtrabaho ako ng umaga. May trabaho din ako sa gabi. Binisi ko yung sarili ko para malimutan ko yung nangyari sa amin. Yung 10 years na yon na mga ganong emotional, ano yun eh, emotional abuse ang mahirap, tawag doon. Mahirap sobra. Yun eh, no? Ano yung, saan ka kumukuha ng lakas bukod sa mga anak mo? Ako yung ano, pamilya ko sa Pilipinas. Oo. Oo, sila yung... Alam ba nila yung nangyayari sa iyo nung time na yun? Kasi pag ano na, siyempre diba, maho-homesick ka, tatawag ka sa kanila. Nagsusumbong ako sa nanay at tatay ko. Nagsusumbong ako, tapos sasabihin ng tatay ko, umuwi ka na dito. Sabi ko, hindi ako uwi tay, dito lang ako. Sabi ko, kasi madami pa tayong pangarap. Tsaka diba, yung bang gustuhin man nila na damayan ka, pero dahil malayo ka, hindi nila magawa. Mahirap din sa feeling nila yun. Hanggang doon lang kami sa... Sa phone. Kasi hindi pa uso nun ang video call eh. Wala pa social media. Card. Ang mahal, di ba, Ma'am Shi? Oo, yung 1,000 yun ang card, di ba, ilang minuto lang naman yun. Doon kami doon ako, nasa phone booth ako, kahit malamig, kausap ko na niya tatay ko. Umiiyak, susumbong ka sa kanila. Naman ako ibang pagsusumbungan na niya tatay ko lang. Tama. Tapos yung mga pinsan ko na nandun sa Japan, dito ka na lang. Ako hindi, mag-i-stay ako dito para sa mga anak ko. Pero ano pala, may hangganan din pala yung gano'n. Yes, lahat talaga yan, may katapusan. Hindi ko inisip na mapapagod ako. Oo. Sa una kasi akala mo kakayanin mo kasi may pinaglalaban ka eh. Bilang nanay, bilang asawa, tayo pa namang mga Filipina, ang mind natin, ang mindset natin, di ba, in-input na sa atin, kultura na natin yan eh. Pag ikaw ay nanay, magsakripisyo ka. Kailangan magtiis ka. Kasi kailangan mong... buo ang pamilya mo. Pero yun nga, tama ka, dumadating din talaga sa punto na
teka muna, tama na. Oo, napapagod. Napapagod ako. Tsaka parang inisip ko, bakit kailangan kong maging ano, yung napabayaan ko yung sarili ko. Yes, namayat ako, as in payat na payat. Umabot siguro ako ng mga 42 kilos. Mm. Yung parang may sakit na ako. Parang nakalimutan mo na yung sarili mo. Kasi bigay ka na lang ng bigay. Sabi ko, hindi pwede to. Kailangan kong ano. Bumangon. Kailangan kong maging maayos para sa anak ko, sa pamilya ko, tsaka sa sarili ko. Tama talaga. Lumabas ako kasama kay mga kaibigan ko. Ayun. And sometimes, no, sa ating mga babae, dito kasi sa atin, ang kultura natin, pag mga babae, lumabas yan, ganyan-ganyan, sasabihin nila, ay, ayun, iba na eh. No? Pero ako kasi, parang sa akin din naman kasi personally, may mga kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan. Minsan kasi, ang isang tao, ang galing nila talagang ganito ka, ganyan ka, mag-judge. Pero hindi nila alam saan ba nang gagaling yung ikaw, ako. Yung hugot. Bakit tayo nagkaganon? So kung minsan sa society natin, ang unfair lang. Kapag ang lalaki, nakitang ganyan, okay lang lalaki yan, macho yan eh. Pag ang babae, nawala ka pa namang ginagawa, may kasama ka lang, may ganyan lang, kakausap, so iba na talaga. Na-judge na tayo. No? So kung minsan yun ang masakit, kasi tayo talagang mga nanay, ang pinakamas may maraming dinadala sa dibdib. Oo, totoo diba? Yan. Oh. Pinaglalaban mo yung anak mo, mga anak mo, pamilya mo. Kasi sino ba ang babae na gustong mawasak yung pamilya niya? Yes. Oo, lahat naman talo, ano natin yun, ako, yung maging happy. Ako nilaban ko talaga, nilaban ko, kaya lang napagod ako. Oo, totoo. Sobra. May katapusan talaga lahat. And look at you, pag binalikan mo, ano na ngayon? Ano ngayon, na pag binalikan mo? Ito na ako ngayon. Oo, pinagtatawanan ko na lang yung pambubugbog niya sa akin, yung pambababae niya sa akin. Tapos minsan, pag ka-video call siya ng mga anak ko, napapadaan ako. Ah, so, may communication? Okay sila ng mga anak ko kasi yung mga anak ko, hindi ko sila, kahit alam nila at nakita nila yung nangyari sa akin at ginagawa ng papa nila sa akin. Tatay nila yun. Oo, hindi ko sila tinuruan na, ayan, papa mo, ganito, magalit ka, hindi nyo pwedeng kausapin, hindi ko sila binawalan. And that is, respect, diba? Kasi yun yung number one naman sa atin eh. Bigyan natin ng pagkakataon yung... Binigay ko sa kanila yung oras para sa tatay nila. Nila yun. Hindi ko sila pinagkait. Hindi mo talaga. Saka hindi mo naman kailangan siraan din. Kasi magulang, tatay at tatay pa rin yan. Parang magulang yan. Saka hahanapin din naman nila yun pag sila yung naglakihan. Sabi nga, may nabasa din ako dyan eh, sa parang article, no? Kapag kayong mag-asawa talaga ay naghihiwalay or hindi kayo nagkakasundo na, huwag nyo nang siraan ang isa't isa sa mga anak. Kasi actually, hindi naman yung siya ang na-damage eh. Yung mga bata. Kasi yung sila yung apektado. Oh. Sila talaga yung unang apektado. Kaya, mas maganda talaga yung parang friends kayo nung ex-husband hindi mo, hindi naman kami diba? Friends, pero ano? Or yung respect. Casual. Oh. Yung pagiging friends kasi, it takes time eh. It takes time, no? Parang, nangyayari na lang. Kasi kung ngayon, ilang years, ganyan. Nag-heal na. Pag nag-heal na yung pain. Dati nag-uusap pa kami nung nag-aaral yung mga anak ko. Mm-mm. Tapos sasabihin niya lagi sa akin, thank you, sabi niya. Sabi ko, bakit? Kasi napalaki mo nang maayos yung mga anak natin. At least nagda-thank you siya sa'yo. Kasi may mga lalaki na na-appreciate hindi marunong mag-appreciate. Naman niya yung pagpapalaki ko sa mga anak ko na maayos. Sabi niya, thank you kahit wala ako, napalaki mo nang maayos mga anak. Kasi talaga yung mga mamshies na nanonood dyan, mga popshies, yung salitang thank you, sorry, I love you. Those are three words na importante sa pagsasama ng mag-asawa. Oo. Diba? Correct ka dyan, Mamshi. Pero ngayon hindi kami, hindi na kami nag-uusap. Meron na kasi siya. Minsan pag nagbi-video call sila dati, napapadaan na, ay, namamatawag at tawagin mo. Sabi, ayun nga. Uiwas na. Marunong na ngayon mag-supla Haba na ng hair mo niya. This is me. This is me. Marinette 2.0. Naiiyak talaga ako pag naalala ko yung nangyari. Pero minsan, natatawanan ko na lang yun ngayon. Diba, pag naiisip mo na, ako si Marinette, nandun sa pintuan yung asawa ko at ako'y nakaghawak sa paa. At sinasabi ko sa kanyang, huwag kang umalis. Ngayon, pag binalikan mo, hello? Bakit ba ako nagkaganon? Totoo. Ganun pala talaga pag nagmahal ka ng sobra, sobra. Diba? Ganun naman talaga. Bulag. We learn from our mistake. Pero hindi ko nagagawin ulit. Dapat lang. Sila naman. Dapat lang. Humanap ka na ng forever mo. Ikaw din.
Wait muna dahil sa ating pagbabalik at mas kikilalanan natin ang ating bisita si Mamshi Marinette sa ating segment na Guilty or Not Guilty. Dito lang yan sa iyong programang Mamshi sa Saya! Mamshi sa Ganda! Ang Laguna Mams! Look at her. Wow. She's there, you go. Hi. La la la. La 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 la. 아침에 눈을 뜨면 제일 먼저 생각이 나. 생각이 나. 네 얼굴이 생각이 나. 거울을 봐. 보니 정말 정말 못생겼네 못생겼어 널 가지엔 못생겼어 쿵쿵쿵 대는 가슴이 말해 이 소리를 들어봐 살며시 달라라 멋진 음악 같게 내가 널 지켜줄게 Programang Laguna Moms, dito pa rin sa Royal Cable TV6. Kanina ay marami tayong tips na natutunan o nalaman natin sa ating Mamshi guest today. Ngunit bago po tayo magtapos, ay haharap ang ating bisita sa ating segment na Guilty or Not Guilty! Ang portion na ito ay hatid sa inyo ng Wellbe Pharmacy! Wellbe Pharmacy, mabisang gamot sa murang halaga. Please visit their branches sa Pila, Laguna, Pagsanhan, Laguna, at sa Barangay Calyos, Barangay Sambat, Santa Cruz, Laguna. And please, like and follow their social media accounts, Wellbe Farm! At nandito naman ang Sanggyup Salamat! Laguna, Moms, Laguna, Moms, Laguna. Siguradong mapapasay ka ng salamat dahil sa sarap ng kanilang unlimited at sulit sanggyupsal.
Kaya sa Sanggyup, salamat! Unlimited food, unlimited happiness! Please visit their branches at Paseo de Santa Rosa, Santa Cruz, Laguna, Los Baños, Laguna, at Calamba, Laguna. And you can also follow their social media accounts na nakikita sa inyong TV screen. Kaya tara na, Sanggyup, salamat! Okay. Okay, Ma'am Shia. Ang dapat mo lang gawin ay papakita mo lang yung play cards. Okay. Sasabihin mo sa amin kung ako ay guilty or not guilty. Okay. At syempre nga, no, pagka guilty, so yung guilty. Kapag ka not guilty, so yung not guilty. Okay. Okay. Umpisahan na natin to, Ma'am Shites. Unang tanong. Ikaw ba ay nagkaroon ng kachat na foreigner or Arabo, Ma'am Shi Marinette? Guilty or not guilty? Guilty. Ah, guilty. 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 Okay. Ano yan? Guilty. Anong foreigner yan? Japanese. Oh, so Japanese naman. Japanese, yes. Japanese pa din naman. So, ako kasi... Tingin ko talaga tayo, pag Japanese naman, parang safe eh. Safe kasi. At saka alam ko na kasi yung ano, yung... Culture nila. Saka yung attitude. Yes. Attitude nila. Kasi yung mga yan... Batiin mo naman sino yung ano... Wala na, hindi na. Kachat mo. Wala na. Baka... Ay, wala na siya. Wala na. Nasa heaven na rin? Hindi. Akala ko sumunod kay First Love eh. Oo. Malay mo naman, magkakabarkada sila dyan. baka nagiinom sila sa bangsa. Chine-cheer ka nila ngayon. Oo. Wala na. Yung pala, nagsashot puno na sila doon. Oo, matagal na kasi. Matagal na. Oo. So, okay na yon. Kasi past na yon, no? Oo, wala na yun. Oo. Next question, Ma'am Shites, ikaw naman. Minsan ba sa pagsusumba, nakatagpo ka ng iyong crush o may natipuhan kang lalaki? Wow! Guilty! Wow! Guilty! Wow! Sino naman yung crush mong natipuhan? Secret! Ay! Siguro ngayon lang yan, no, Ma'am Shi? Oo. Ay! Oh. Ay, shout out, Ma'am Shi! Batiin mo na yan! Hindi na. Bakit? Okay. Walang pangalan. Walang pangalan? No Wala. Name? Basta boyfriend ko basta si Wabi. Basta boyfriend mo siya na hindi niya alam pa rin. Hindi niya alam. Okay, bahala siya sa buhay niya. Ay, yan ba yung nagpapangiti sa'yo ngayon? Si Wabi, hindi. Hindi yun ngayon, yung ayaw mong banggitin. Ay! Ay, gandon. O kasi, kitang-kita, dapat lang talaga. You deserve to be happy after what happened. Okay. Diba? Correct, Ma'am Shi. Yes, you deserve to be happy. Hindi ibig sabihin tayo may mga edad na, ay hindi na tayo pwedeng lumigaya. Pampakilig lang naman. Kilig moment, di ba? Parang PBB teens lang ngayon, di ba? Bago matulog, ngingiti-ngiti, mga gano'n. O, di ba? Habang nakaganon sa telepono, bago matulog. Bago matulog, ngingiti-ngiti. Nagre-reminis kayo. Ay, nawakan niya ako. Sige na, puyatan na to. Good night na, mga gano'n. Why? Talaga naman. So, at least na-try naman, ay na-experience mo ngayon na, di ba, after yung mga lungkot, yung mga traumatic experience. Mga naranasan niya. Yung mga nagmamakaawa kang mahalin ka. Yeah. Ito ka ngayon at hindi na mahal uli. Ka. Okay. Hindi niya naman ako mahal. Ako lang siguro. Pangit ba? Mali pa ako nang nasabi. Ay, bogi siya kayo. Ay, nagbago ng standard. Sabi ko nga, nag-upgrade na ako. Ay, nag-upgrade na siya. Ayoko na sa pangit. Ay, kasi sabi mo nga, nung ano, humanap ng pangit at dati ibigay yun, mong tunay. Nag-upgrade na. Nakakaluha ang pag-ang ano, mga parang ano, nung lumabo mata ko, medyo, ay ito na ay, pala. Ay, ganito pala itsura talaga dapat. Ito pala talaga yun. Ba't mo ba nagustuhan yun? Oo. Ano nangyari sa'yo? Ano ba yan? Ito pala yun. Naging boyfriend ko pala to. Yung mga gano'n. Ay, naging boyfriend ko pala to. Hindi ko... Buti na lang yung ano, yung tatay ng mga anak ko, gwapo. Ah. So, magandang lahi. Oo, gwapo. Ayan. So, next question. Noong ikaw ay dalaga, nasubukan mo ba yon na nagkaroon ka ng boyfriend ng sabay-sabay? Oo. Wow. Dalawa. Ang haba ng two-timer! Hindi.
Pareho kong gusto eh, di ba? Pareho kong gusto. Anong sagot mo, Ma'am Shi? Guilty. Bangit ba o gwapo? Yung medyo gwapo kung pinili ko, syempre. Kasi yun yung first love ko. Tama lang yun. Oo, kasi tama? Hindi pwedeng laging pangit. Oo nga, pero mas lamang yung pangit. Mas lamang. Kaya lang mas love niya yung pangit, anong gagawin niya? Kaya lagi ako sinasabi ng mga kapatid ko, te, ang labo ng mata mo. Tapos yung pangit yung boyfriend mo talaga nung that time nung na yun. Ako, oo, tapos, crush mo to. Nung 18 ko, in-invite ng mga kapatid ko yon yung first, yung crush ko nung second year high school ako. Yun. Pero dalawa lang naman sila ha, hindi yun naman lang, tatlo, apat. Yun okay. Lang, yun lang. Tsaka hindi katagal, mga ilang buwan lang naman nagkasama. Mga enjoy ano lang, no? Kasi isa kabataan. Ayaw bumita. Isa ayoko na, ayaw niya, gusto ko to, di ba? Gusto ko na yung gwapo. Dito na ako, ayoko na nga dito di ba? Tapos na ako, tapos na ako sa iyo, doon naman. Punta sa bahay, ayoko na nga. Yung isa ang gusto ko, bahala ka. O, di ba? Nako, sobrang nakakabitin, ngunit kailangan naming magpaalam. Alam, muli maraming salamat sa aming Ma'am Shi guest, Marinette Tachiyama. Muli, Ma'am Shi, maraming salamat sa inyo. Simula pa lamang ito ng ating kulitan at kasiyahan. Muli, ako ang inyong Queen of Fashion, Ma'am Shi Tess! Talaga namang napakasaya ng ating episode today. Kaya mga ka-royal viewers, nagpapasalamat kami sa inyong lahat po dahil kanina pa kayo dyan at kami ang inyong sinamahan. Magsama-sama muli tayo next week from 8 a.m. to 9 a.m. dito pa rin sa nag-iisang Laguna Channel na walang kapantay, ang Royal Cable TV6. Ako ang inyong lingkod, Ma'am Shi Jen! Ano ba ang inyong programa? Ma'am Shi sa saya! At Ma'am Shi sa ganda! Ang Laguna Moms! Laguna Moms, tara na at tumutok na tayo! Ito mawala, not guilty. So, hindi silosa si Ma'am Shi Apple? Hindi ako silosa. Wala kang patinding pinagsilosa? Pwede ko bang sabihin ni Daddy Dude sa may naging babae? Pwede yun. Hindi ko sasabihin sa kanya yung airing. Wow! Bros! Look at her! I'll protect you.